At sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita, nakakuha ng bagong kaalyado ang ilang pro-death penalty revival solons matapos isumbong ni Public Attorney's Office of PAO Chief na si Presida Acosta na tumataas umano ang gumagamit ng ilegal na droga mula nang itigil ng Pilipinas ang pagpataw ng parusa. Ayon sa Public Attorney's Office Chief na si Presida Acosta na mas marami umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot simula nung nawala ang parusang kamatayan sa Pilipinas. Sinabi nito na lalong lumalakas ang loob ng mga human trafficker. Bukod dito sa isinasagawang pagdinig ng Kongreso kasama ng Justice Committee, ay nakipag-ugnayan umano si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na kabilang rin sa 12 kongresista na nagsulat ng mga panukalang batas na humihiling na muling ibalik ang death penalty sa bansa. Si Barbers ang namumuno sa House Committee on Dangerous Drugs at isa sa matatag na taga-suporta ng anti-drug drive ni Pangulong Rodrigo Duterte ay humingi umano ng pagkukumpara na naging laganap matapos ang parusang kamatayan na itinaas noong 2006 sa pamamagitan ng Republic Act 9346. Sinabi ni Acosta kay Barbers na ang pagiging drug addict umano ang ugat at sanhi ng marahas na krimen, pagnanakaw, mga patayan, pagdakip sa homicide at mga masaker. Matatandaan na humiling si Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsagan ng sona nito noong Hulyo 27 na ipasa ng Kongreso ang mga hakbang upang maibalik sa lalong madaling panahon ang death penalty sa ilang mga krimen sa ilalim ng Dangerous Drug Act of 2002. Gayunpaman, sumang-ayon ng PAO upang muling ibalik ang death penalty sa bansa upang mapangalagaan niya ang mga nabibiktima ng mga mararahas na krimen.